pinagdadaanan mo sa buhay, pag may hawak ka talagang rosary, hindi ka talaga bibitawan ng Panginoon. Wow, yun yung nakakaya! Hello mga ka-faith, Brother Adrian Milag here. And today, gusto kong i-share to sa inyo itong mga powerful quotes about rosary. Alam nyo, very powerful talaga rosary. And this is a spiritual weapon nating mga Katoliko. Itong rosary nito, ah, by the way, ah, maraming salamat po sa Mama Mary's Army sa may Shopee. Napakaganda nitong paracord rosary nila. Talaga napakatibay. At kung interested po kayo to avail this kind of rosary, spiritual weapon talaga kasi meron pang Benedictine Medal, merong St. Michael, at Miraculous Medal. So ilalagay ko yung link ng kanilang shop or dito sa video na to. Shameless plug-in. Dahil ako bilang isang Catholic vlogger ay gusto ko talagang tulungan yung mga gitong klaseng mga online store na hindi lang tayo mabibless ng kanilang binibenta, kundi syempre may epekto yan sa ating spiritual life. Talaga magko-contribute yan sa ating eternal life. Amen? Today, gusto ko munang i-share sa inyo itong napanood ko na video ni Kim Chu regarding sa rosary. So, panoodin natin to mga kapi. Araw-araw talaga ako nag-rosaryo. Una, kaiyak! Huwag kang umiyak. Hindi, kasi... Hindi, rosary Skip talaga. Skip sa rosaryo lang, naiyak na. Hindi, kasi sa dami na pinagdadaanan mo sa buhay, pag may hawak ka talagang rosary, hindi ka talaga bibitawan ng Panginoon. Wow, yun yung nakakaya. Parang yun yung greatest weapon na meron ka. Yes, kasama ko din siya eh. Kasama yes, pag nag-rosary ako, parang kausap ko yung Panginoon. So, everyday yun. Pero lately, hindi ako nakapag-rosaryo. So, parang yun yung isa sa malaking ihingi ko ng tawad. Dati everyday, pero nitong huli, parang nababawasan. Pero hindi dapat. Dapat ituloy lang araw-araw. Kahit maraming magandang nangyayari, huwag ka makakalimot sa Panginoon. Hindi mo lang siya tatawagin kapag hindi na maganda. Pag maganda o hindi maganda, parehas niyang binigay yun. Kaya hindi natin bibitawan yung faith at pagtawag sa Panginoon. Yes. Amen. Amen. Let's continue to pray. Yes. Meron lang din ako gustong i-comment. Kasi merong yung isang host doon din sinabi, di ba, ni Kim Chu na naiiyak daw siya kasi hindi na siya nakapag-dasal ng rosary. Tapos, sabi nung isa, dahil lang sa rosary, naiiyak ka. Di ba, sabi niya. Hindi, rosary Skip talaga. Rosaryo lang, naiiyak na. Hindi, kasi... Parang nakakairitang pakinggan yung sinabi nung host dyan. Pero sige, naiintindihan natin yun bilang isang Katoliko. We should love yung mga ganyang klaseng tao. Di ba, na hindi nakakaintindi kung ano ba talaga ang essence at power ng rosary. So, bigyan natin siya ng consideration kasi nga, baka hindi niya naiintindihan ano ba talaga to rosary na to. Diba? Kasi ang totoong may devotion sa rosaryo, maiintindihan mo bakit ganon ang reaksyon ni Kim Chu sa sinishare niya about rosary. Kasi ako mismo, diba? When I pray this rosary, I really felt the power of Jesus. Iba yung peace, yung love. Para ka na sa spiritual ecstasy, especially kung talagang dinadasal mo siya with all your heart. Kaya nga ito, i-share ko sa inyo itong mga powerful quotes ng mga saint regarding sa rosary. Napakaganda ng mga quotes na to at gusto ko itong i-share sa inyo. Sabi ni St. Louis Mary de Montfort, ito ah, the word rosary means crown of roses. That is to say that every time people say the rosary devoutly, they place a crown of 153 white roses and 16 red roses upon the head of Jesus and Mary. Being heavenly flowers, these roses will never fade or lose their exquisite beauty. Sabi ulit ni St. Louis de Montfort, even if you are on the brink of damnation, even if you have one foot in hell, even if you have sold your soul to the devil as sorcerers do who practice black magic, and even if you are a heretic as obstinate as a devil, sooner or later you will be converted and will amend your life
and will save your soul if, and mark well what I say, if you say the Holy Rosary devoutly every day until death, for the purpose of knowing the truth and obtaining contrition and pardon for your sins. Grabe yun, di ba? Napaka-powerful nung sinabi dito ni St. Louis de Montfort. Parang sabi na, ikaw na yung pinakamasamang tao sa buong mundo. Di ba? Lahat na puro heresy, blasphemy na yung pinaggagawa mo. Kahit talaga mahuhulog ka na sa impyerno kasi nga napakasama mo. Pero if you will pray this rosary every day devoutly, you will be saved. Amen. Sabi niya ulit to, to say the Holy Rosary to advantage, one must be in a state of grace or at the very least be fully determined to give up mortal sin. Ito pa, sabi ulit ni St. Louis de Montfort, I would like to add that the rosary ought to be said reverently, that is to say, it ought to be said as much as possible kneeling with hands joined clasping the rosary. However, if you are ill, you can of course say it in bed, or if one is traveling, it can be said while walking. If on account of some infirmity you cannot kneel, you can say it standing or sitting. You can even say it while working if your duties do not allow you to leave your job, for work with one's hands is not always incompatible with vocal prayer. Again, sabi ulit ni St. Louis de Montfort, the rosary is the most powerful weapon to touch the heart of Jesus, our Redeemer who loved His mother. One day, our Lord said to Blessed Alan, if you only these poor wretched sinners would say my rosary, they would share in the merits of my passion and I would be their advocate and would appease my Father's justice. If your closest enemies will attack you all the more cruelly because they are within you, I mean the powers of your soul and your bodily senses, the destruction of the mind, distress and uncertainty of the will, dryness of the heart, exhaustion and illness of the body, all that will combine with the evil spirit who say to you, give up your rosary, that is what is giving you such a headache. Give up your rosary. There is no obligation under the pain of sin. At least say only part of it. The difficulties you are having are a sign that God does not want you to say it. You can say it tomorrow when you are more in the mood, and so on. It is not so much the length of a prayer as the fervor with which it is said which pleases God and touches His heart. A single Hail Mary said properly is worth more than 150 said badly. Itong mga shinare ko sa inyo ay napakaganda ng mga naging quotes dito ni St. Louis de Montfort. At kilala naman natin yan si St. Louis de Montfort. Talagang isa yan sa champion of the rosary. Talagang grabe yung kanyang devotion kay Mama Mary. Kaya nga siya rin yung gumawa ng 33 days. Diba? Consecration to our Blessed Mother. Grabe yung devotion. Siya din yung author ng Secret of the Rosary. Tayo ay nagbe-benefit dito bilang isang mga Katoliko dahil doon ay mas tumindi yung devotion natin sa rosary at mas nalaman natin kung gaano nga ba ka-powerful ang Santo Rosario. At alam nyo mga ka-faith, diba, magkaroon tayo ng devotion dito sa rosary. Makakatulong yan sa ating spiritual life. Yan din yung magpapalapit sa atin sa Diyos. Diba? Kaya nga sabi, diba, ang shortcut daw kay Jesus is through Mama Mary. Diba? So, paano ka ba mas makakalapit kay Mama Mary? Is through the rosary. And again, mga ka-faith, ang rosario, this is not about Mama Mary. Ang rosary is all about Jesus. Kasi titignan naman natin, ang rosary, diba, yung lahat ng mystery dyan sa rosary ay sa buhay ni Jesus. Diba, yung center ng rosary is lahat ay nakasentro sa buhay ni Jesus. Lahat ng mga nandyan, di ba, biblical naman lahat yan. Nandyan lahat yan sa Bible. Kaya pag natapos mo yung buong mystery ng rosary, di ba, pag rosary ka 4 times a day, para ka na rin nagbasa ng buong Bible, di ba? Ganon, di ba? Parang na-meditate mo yon at na sa puso mo yon. When you pray the rosary, talaga you pray it with all your heart. You meditate on the life of Jesus.
Amen. Kung hindi mo pa natatry, nasubukan na magdasal ng rosary, di ba, try mo. At least once a day. Di ba? Kung hindi mo kaya once a day, once a week. Di ba? Once napunta yan sa habit mo na practice ka magdasal ng rosary, di ba, you strive na dagdagan yung pagdadasal mo ng rosary. Alam nyo, ako, isa sa naging fruit sa akin ng rosary is yung humaba ang aking pasensya. Kasi dati, medyo impatient ako. Pero through this rosary, napansin ko na parang yung nagiging fruits niya sa akin, yung mas naging understanding ka, naging pasensyoso ka, alam mo yun, more prayerful sa mga tao na kailangan ng dasal, even yung mga taong difficult to deal with, di ba, pinagdadasal mo yan, di ba, sinasama mo yan sa rosaryo, sinasabi mo, Lord, ikaw na bahala dito sa mga ano na to, mahihirap pakisama na to, di ba, isama mo sila sa rosary. Kaya magugulat ka na lang how God will transform those people at ikaw rin mismo ay binabago ng Diyos every time you pray the rosary. Kaya mga ka-faith, kung mamahalin mo ang pagdadasal ng rosary with all your heart, talaga naman nakakaiyak every time you pray the rosary. I hope mga ka-faith na na-bless kayo dito and make sure na i-share po natin to sa ating mga friends and relatives. And mga ka-faith, if you want to support me in this ministry, itong ginagawa po natin na online evangelization, pas patuloy tayo makagawa ng mga ganitong klaseng vlog, i-click nyo lang po yung join button na makikita nyo dito sa baba ng screen, dito sa aking YouTube channel, at malalaman nyo kung paano nyo pwedeng masupport itong online evangelization na ginagawa natin. Thank you and God bless. Hi, my name is Bo Sanchez. Do you want guidance for your financial growth? Alam ko, meron ka mga financial dreams. Meron ka mga pangarap sa buhay. Gusto mong tumulong sa mga mahal mo sa buhay. There are certain dreams that you have and they require money. Gusto mong mag-donate sa simbahan. Ang dami mong kabutihan na gusto mong gawin. And what I'd like to share with you is we started 13 years ago the Truly Rich Club. Ang dami-dami na naming natulungan para paano ba mag-grow? Paano ba mag-save? Paano ba mag-invest? Paano ba mag-invest sa stock market? Paano ba magkaroon ng bagong mindset na iba na ang relationship mo sa pera? Healthy na, you know? For many people, it's a dysfunctional relationship. No, we're gonna help you have a healthier relationship with money. Babalik ako sa stock market. We will even tell you what stocks to buy and what stocks to sell. Every month, we're going to do that. We're gonna guide you. You know, we've had the joy. Now, for the past 13 years, marami na kaming mga members na nakita namin nag-grow sa financial life. Yung iba, naging millionaryo na at multi-billionaire after years of investing. Friends, can I warn you? Hindi po ito rich, quick scheme. Hindi po. Kung gusto nyo po yon, don't listen to me. Naku, maraming scam dyan. Delikadong delikado yan. Ito, napakabagal. Pero, may katahimikan at makakatulog ka sa gabi. Bakit? Yung pera mo that we will tell you, o doon mo ilagay, o dito mo ilagay, mga higanteng kumpanya na for the next 10 years, 20, 30, 40, 50 years, nandyan yan, hindi mawawala yan, parang bula. I want you to know, ito yung gusto namin para sa'yo. Certain financial growth over time na may katahimikan sa puso. No? And I want to invite you, come, join us, investigate, learn more about the Truly Rich Club. Click that link now. Get to know about the Truly Rich Club on how you can reach your financial dreams. God bless you. So that's it. Thank you for watching this video. I hope na na-bless at na-inspire ka dito sa aking vlog. Make sure na i-like mo at mag-comment ka sa baba ng video na to. At mag-subscribe ka sa aking YouTube channel para lagi kang updated sa mga bagong vlog na gagawin ko. At huwag mo din kakalimutan na i-like ang aking page.
So this has been Adrian Milag, encouraging you to live your life to the fullest. God bless you more abundantly.